Hi guys, for today's video, ayan, wala lang, video lang tayo. So nakita ko kasi yung latest talaga. Bisaya ba yun? Yung, ano ngayon, panibagong issue, yun sa showbiz. Char, nakita showbiz na yun, akala mo kasali sila, char. Akala mo kasali sa amin. So ayun, nakita ko yung live sa YouTube nung isang araw about sa mga host ng Itbulaga. Ayun, nakakasad, no? Kasi, akalain mo, 44 years, doon sila nag-host, diba? Nang binata, hanggang nagka-anak, nagka-apo. Tapos yung mga, tumandaan na sila doon, 44 years, imagine mo naman, diba? So, hindi pa ako pinanganak siguro, Itbulaga na, parang ganun. Kasi 33 lang ako, eh. Tama ba? So, basta matagal na silang host, di ba? Silang ano, si Tito Vic, tapos si Tito, tapos si Vic, tapos si Joey. Tagal na silang host doon, 44 years, tapos bigla din palang tanggalin, no? So, parang, na-realize ko lang, hindi lang pala love life yung walang forever, pati din pala yung trabaho. Char. O, di ba? So, nakakasad kasi akalain mo na bigla-bigla na lang, ganun. Tapos, hindi mo pala talaga alam kung ano yung mangyayari bukas o susunod na bukas kasi tulad nung sabi nila na pumunta sila nung araw na yon para magtrabaho tapos hindi sila pina-airy ng live kasi replay yung mga inaano ng show nung non-time show ng Itbulaga na yon nung araw na yon. At that day, nagdesisyon talaga silang mag-live tapos sabihin nila na aalis na lang sila. O diba, kasi nakaka-insulto naman ang tagal-tagal mo na sa trabaho tapos biglang sabihin na huwag kayo i-air, i-replane lang natin. So parang hindi na lang sinabi na huwag na kayo magtrabaho, tanggalin na kayo, parang ganun, di ba? Siyempre, senator siya, no? Si Tito. Tapos, bitira na artista na yun si Joey at saka si Big Soto. Parang nakaka-insulto nga naman na parang ganun, bigla-bigla na lang. So ang sabi nila, parang ganun daw, nababankrupt na daw yung company. So ganun pala talaga, walang forever. Kahit nasa love life, hindi ka sigurado, wala rin forever. Pati din pala sa trabaho, na kahit ilang dekada, apat na dekada, mahigit. Ganon. So, wala din palang forever kasi bigla-bigla na lang nawala. So, although, meron din namang bagong host, pero sabi ng mga comments, binabasa ko yung mga comments kasi chismusa ako. Wala akong ibang ginawa pag free time ko o nagbabasa ako ng gusto kong basahin, nagbabasa ako ng mga comments, baga, nalungkot yung mga manunood, kasi nga, kahit daw sinong host yung itapat nila, walang-wala daw dun sa tatlo, diba? Kasi kawawa yung magiging host na papalit, actually, kasi, hindi pa nga sila nagsimula na bash na, o diba? Ang ano kasi ng, ano natin eh, yung tayong pagkatayo ba, no? Hindi pa nga nagsimula yung bagong host, although wala nga silang kasalanan, kasi kinuha lang naman silang bagong host doon. Wala naman silang kasalanan, ba't natanggal yung luma, sila yung pinalit na bago, o ipapalit pa lang na bago. Hindi pa nga sila nagsimula, nabash na. Eh, although, anong laban mo sa kanila? Anong laban mo sa kanila? Walang-wala kayo, kasi kawawa, no? Parang, hindi mo pa nga alam yung mangyayari. Hinusgahan ka na, hindi ka pa nga nakasimula, hinusgahan ka na. So, ang hirap din. Sana maging maayos, no? Tapos, sabi daw ng ibang comment, kung hindi man lang si Willie Revillame yung ipalit nila, walang-wala daw talaga. Kasi nga, syempre, nasanay yung mga tao kay Tito Vic and Joey, tapos yung ibang mga hoses din doon, na yung ibang ilang umabot na rin ng isang dekada, ganyan, o wala pang dekada, ganun. Umalis na rin yung mga medyo luma-luma din ng konti. So, eventually, yung mga papalit, mga bago talaga. So, mahirapan silang i-achieve yung dating, ano ba, yung dating saya. Kasabi nga nila, hindi na daw isang libot, isang tuwa. Kung hindi isang libot, isang lungkot na daw, hindi na tuwa. Kasi nga, wala na nga daw sila. Parang ganun. So, nakakasad. Kasi nga, na-realize ko lang unti-unti ngayon, matanda na talaga. Kasi marami na akong bagay na re-realize sa mundo. Na wala pala talagang pang matagalan. Kaya dapat talaga, kung anong meron ka ngayon, baga paghandaan mo na kung ano yung bukas. Kasi tulad nung, for example, kunyari host ka nun, ilang taon ka na doon, tapos wala kang maipundar, ganyan. Tapos bigla-bigla tanggal ka na. So di mo alam kung
may naipundar ka ba? May naipon ka ba? Kasi bigla kang tanggalin eh. What if kung wala, di ba? Tapos umaasa ka rin doon kasi every kinsinas katapusan, may sasahurin ka, ganito ganyan. Malaki yung kikitain mo pada araw. Tapos tuduwaldas ka, hindi mo naisip ba kung ano yung bukas na pwedeng mawalan ka na ng trabaho. So ang pinaka point doon, ang pinaka gusto kong point doon sa mga pangyayari na yun, na-realize ko talaga na kahit pala gaano ka katagal sa trabaho, kung hindi ka na kailangan, tai ka na, wala ka na, wala ka nang pakialam. Siguro iniisip siguro nung mga bagong management na matanda na sila, hindi na sila nakakatuwa, parang ganito ganyan, hindi na bagay sa kanila, gusto nila na mas fresh yung magsisimula ba, yung fresh yung mag-host, parang ganyan, kasi matanda na sila, ganun-ganun. Siguro yung iniisip ng bagong management, no? Pero hindi nila iniisip na kahit ganun na sila katanda, o kahit medyo naburingan sila sa kapapanood, yung mga tao mahal na mahal sila. Kaya yun yung malaking disadvantage na nawala doon sa management, na hinayaan nilang mawala yung tatlo. Diba? Kaya parang din tayo, kung tayo nagtatrabaho, kung hahayaan natin mawala agad yung trabaho natin na hindi pa tayo handa, disadvantage din sa atin kasi pagdating ng petsa kung kailan tayo dapat magsahod, tayo sahurin kasi wala natin yung trabaho. O diba? Kaya dapat sa buhay, kailangan paghandaan mo kung ano yung magiging bukas. Kasi yun yung ginawa ko noon eh. Yung bawat issue ngayon sa mundo, parang nakakarilit lagi yung buhay ko eh. No? Kasi yung pariwara ka, hindi mo inayos kung ano yung bukas, gastos dito, gastos doon. Yung mga bawat decision mo, hindi mo napag-isipan. Ngayon, na-realize ko talaga na bawat pala decision mo sa buhay, dapat pag-isipan mo. At huwag gaanong bili ng bili sa mga bagay na hindi mo kailangan. Dapat ang bilhin mo lang yung bagay na kaya mong pakinabangan, na umbaga magagamit mo, hindi yung bagay na nakatambak lang. So yan yung na-realize ko sa buhay ko, na walang pang matagalan at walang pang habang buhay. Kaya gaano man kaliit, kalaki ang hinikita mo, or kung ano mang klaseng buhay meron ka ngayon, dapat nakahanda ka kung ano yung bukas. Kasi tulad ng pangyayari, kahit na ilang taon ka na, kung hindi ka na kailangan, tae ka na talaga. So ayun, yun lang yung naisip kong i-share, na dapat paghandaan natin kasi hindi natin alam kung ano yung bukas. Ayan, God bless you lahat.